President Duterte said in last yes. February 7. So, mas pa-express ko ng Tagalog. This March 2018. Having that right and having being able to effectively exercise, it will be only then. We begin. Welcome to another edition of our program, Tapatan sa Aristocrat. We will have two topics today. The first topic would be about Endo, whatever happened to it, no? And what will happen to it. And then the second portion would be about the barangay elections, especially in the midst of reports that it will be postponed. Some people say it will not be postponed. How important would the SK and barangay elections be? So we have a different set of guests for that subject. But today, kasama po natin si Undersecretary Joel Maglunsod. Siya po ang Undersecretary for Labor Relations, Department of Labor and Employment. Siya po yung napili ni Secretary Bebot Bello na kumatawan sa kanya sapagkat naroon siya sa Montalban sa Rizal. We're also joined by Attorney Allan Montaño. Siya po yung Pangulo ng Philippine Voluntary Arbitrators Association at President Emeritus ng Federation of Free Workers. Pag-usapan natin yung Endo. Ano na po ang status ng pangako ni Pangulong Duterte na wakasan ng Endo? May liwanag po ba, Mr. Undersecretary? Good morning to everyone, lalo na sa mga kasama natin sa media. At magandang umaga din po sa inyo, Sir Melo Acuna, bilang moderator ng tapatan natin this morning. Anyway, as to the campaign against contractualization, tuloy-tuloy naman yung ano natin, kampanya ngayon. Dahil unang-una po, just to inform everybody na ito naman yung main advocacy talaga ng presidente natin sa Pilipinas na itigil na at taposin na yung usapin ng contractualization, lalo na yung Indo-type na paggawa. Ang ibig sabihin dito, yung 555 arrangements. So far, sa ngayon, ang nung pumasok kasi kami sa Department of Labor noong July 2016, isa sa mga kinakamada naming trabaho, itong pag-assist natin, pag-inspect natin sa mga paggawaan na nagkaroon ng mga contractual arrangements, no? O under doon sa mga agency o contractors type na mga paggawaan. Dahil dito sa Pilipinas kasi, mayroon namang talagang naa-allow o ina-allow na yung pagkukontrata, no? Lalo na yung mga janitorial at saka lalo na din yung mga security agencies natin. Gusto ko lang bago ako magbibigay doon kung how far na tayo, Sir Melo, no? As all data natin sa Philippine Statistics Authority, yung there are about mga close to 2 million na mga manggagawa natin sa buong bansa ngayon under contractual arrangement, no? Ang ano dito, yung 705,252, ito yung mga manggagawa under trilateral arrangement. Ibig sabihin, may principal na employer and then mayroong contractor o agency, and then yung mga manggawa. Ganun yung ibig sabihin sa trilateral arrangement. And then yung sa bilateral arrangement, mayroong 1,190,697 na mga non-regular workers. No, so ang ibig sabihin dito, employer, no, principal employer, and then yung mga manggagawa. At saka itong 1.1 million, ito yung mga ano dito, ang sumasaklaw dito, may mga probationary workers na 356,456, casual workers 159,277, contractual or project-based workers 572,034, seasonal workers that is 80,660, and then mga apprentice, mga earners, yung mga learners 22,270. Kaya kung i-total mo yan, 1,190,000 plus 705,000 na mga contractual na ganyan. So, aabot ng close to 2 million na mga manggagawa natin ngayon. So,
So far, yung tanong natin kanina, Sir Milo, na how far na tayo, ang efforts natin mula July 2016 hanggang ngayon, nakapag-regularisa na tayo ng mga manggagawa na more or less mga 133,570 na mga manggagawa na na-regularize natin doon sa principal talaga. Kasi gusto natin na itong mga manggagawa natin, doon sila ma-regularize sa mga principal employer, hindi doon sa mga contractor o sa mga agency. Yun ang efforts natin. Totoo naman talaga na medyo talagang medyo babagal yung ano natin, yung trabaho, dahil siyempre may mga proseso na mga ano ang ginagawa namin sa Department of Labor and Employment, Sir Milo, ini-inspect natin, ina-assist natin yan. And pagkatapos doon, dadaan pa yan ng mga process like mag-ano ka pa ng notice of result, mayroong exit conference, mayroong mandatory conferences, mayroong compliance order na ibibigay mo para mag-comply yung employer. So, ganyan yung mga ano natin. Yung then, situation. Yes. Mm-hmm. So far, yun ang naabot natin. As of 2016 July hanggang January of this year, 133,570 na yung na-regularize natin yung mga manggagawa. Yes. Okay. Mula po sa inyong grupo, sa hanay ng mga manggagawa, Atty. Montaño, anong tingin ninyo? Yung bang pangako, napapako o ano ba? Una, bago ko sagutin yan, kasamang Milo, magandang umaga. Usec, magandang umaga. Maraming salamat sa pagkakataon na kami ay naging bahagi nitong inyong napaka-popular na programa. Salamat po. Pero ganito yun. Karangalan po namin makasama kayo. Ito yun, kasamang Milo. Wala tayong ibang panggagalingan kundi yung pangako ni Presidente noong kampanya. Walang ibang personahe na nagdikta sa kanya kung anong gagawin. Siya mismo may sabi, once elected, simple lang gagawin ko. Ipatawag ko ang Senate President at ang Speaker of the House. In 6 months' time, contractualization has to stop. So it's up to us to conclude kung yun nga ba ay natigil. Pero ganito yun na kasamang Milo. Totoo nga naman, na sa existing na batas natin, under the existing labor code, the Secretary of Labor may prohibit or regulate contracting out to protect the interest of the workers. Ganun ang language ng ating batas. So talagang it's a matter of choice, it's a matter of political will, as we say. Kung gustuhin niya talagang mag-shift doon sa regulation na aspeto at mag-shift siya into prohibition, ay pwedeng gagawin at pwedeng magawa. Now, unfortunately, hanggang sa ngayon, after the president was elected, meron niyang inilabas na department order. Supposedly, the intention is really to address contractualization. Pero ang sinasabi sa karanasan natin, rather than addressing it, mukhang lalong na-perpetuate at lalong na-institutionalize ang trilateral relationship. Bakit? Bakit po? Dahil nga under DO-174, ay talaga naman tahasang sinasabi, contractualization is allowed. Right? May certain, regulated siya under Section 5, labor only contracting as usual, as provided by law, is strictly prohibited. Ano yung labor only contracting na yun? Right? Yung labor-only contracting na yung sinasabi, pag walang sufficient capital, walang control over the employees, and that the employees hired by this contractor or subcontractor are performing functions that are directly related to the business, labor-only contracting yan. In which case, yung mga manggagawa hired by those principal employer are deemed as direct hires of the principal. Right? Hindi allowed yun. Right? May mga improvements sa DO-174. But nevertheless, kasamang Milo, the same department order expressly provides provision allowing contracting out of functions. Right. Yan po, definitely does not support the president's promise to stop contractualization. Yun, yung ang tanong is, anong status sa ngayon? Natigil ba? Hindi. Pero yun nga sabi ko ay, if the administration would shift from regulation into prohibition, pwede ba? Pwede. Right. Sa ganitong pagkakataon, may impression yung ilang sector, Mr. Undersecretary, with all due respect,
na tangan si Pangulong Duterte ng malalaking negosyo, ng mga malalaking kapitalista. Tama po ba yung impression na iyon? Hindi naman siguro, Mel, no? Dahil unang-una ako, malaki pa rin paniwala ko ni Presidente na yung advocacy niya, kampanya to stop contractualization, nandoon pa rin. Totoo naman yung sinasabi ni Attorney Allan na talagang nagkaroon kami ng bagong Department Order 174. Ang hinawakan ko lang doon, yung provision doon, no, na ito yung naging debate namin, na kailangan yung mga directly related na mga gawain ng ating mga manggawa to the main business operations ng principal, dapat hindi talaga ito ikukontrata o ilagay sa mga ahensya. So ganun, mayroong provision yun. Now, dahil doon, hindi pa rin kontento ang mga manggawa. Kaya nagkaroon ito ng process eh. Noong March yan, 174, nagawa namin, noong Mayo 1, na nandoon kami ng dialogue doon sa Davao with the President, dahil alam ni Presidente na hindi kontento ang mga workers dahil ano pa rin eh, nandoon, makita po rin yung clamor sa grounds, no? Even hanggang ngayon. So ang ano niya, sige, gagawa ako ng executive order. Dahil to strengthen itong mga batas, no? So, ang nangyari doon, nagbo-voluntaryo yung mga manggagawa natin na tutulong, no? Ngayon, ang mayroon din doon sa pag-uusap namin kay Presidente na nagsasabi din siya na dapat timbang-timbangin natin na hindi na baka pwedeng mai-allow tayo halimbawa mga seasonal, ganyan, mga project-based na ano. Di at least yun ang tingin ni Presidente noong Mayo 1, 2017. Kaya in consideration doon, kasi alam ninyo, Mel, noong pagkatapos kasi ng May 1, ang deadline nga ni Presidente noong panahon na yun, sige, tapusin nyo yung draft ninyo para isubmitar sa akin, para marireview namin, and then hanggang Mayo 9, nasubmit ng mga manggagawa with the tulong ng Department of Labor and Employment. Natabunan ng ibang mga issue, lalo na doon sa Mindanao. Nagkaroon lang ng panibagong opening nung notisya ang Office of the President na kamusta na kayong labor groups. Kaya kami mismo, nag-abiso kami na baka pwede na ituloy nung last January. Ngayon, talaga ang ano doon, natutuloy yung next regular dialogue ng mga manggawa with the President noong February 7. Kaya yung February 7, nagkaroon ng unity yung mga workers doon na ito yung draft nila na sinabit nila kay Presidente. Okay? So, ang ano man lang doon, yung dinefine ng mga manggawa doon yung security of tenure, no, ng ating mga manggawa. And then, sabi ni Presidente, okay, sige, bigyan mo kami ng time. And then baka i-address natin ito by mid-March. Oh, ngayong buwan na ito, Mel. Para yung draft ng mga executive order ni Presidente mapirmahan na ngayong March. Ngayon, nung nakaraang linggo, nagkaroon ng update si Secretary Velio. Sabi niya na pumayag ang Presidente na pag-usapan na ulit. And then, bago mag-Holy Week. So, ang ibig kong sabihin dyan, kung magbago Holy Week, mula ngayong araw na ito, May 19 hanggang 26. Di ba? March 19. Oh, March 19. Ang mag-umpisa tayo. Kaya, kanina, bago ko nagpunta dito, sinabi ko yung secretary ng Office of City Secretary na i-abiso o i-ano yung Malacanang, kung kailan talagang specific. Para at least maghanda din kami. Okay. Happy na ba kayo ron sa sitwasyong ganon, Attorney Allan? Alam nyo kasi sa Bicol, pag napangakuan ka, 50% na yon. Pag nagkatotoo, bonus na yon. Dahil at least, napangakuan ka. So may posibilidad na magkatotoo. Are you optimistic? Alam mo, kasamang Melo ako, ganito. I was there last February 7 na meeting with the President. And sinabi ng Pangulo, mukhang na-miss ko lang kung may definitive na date siya binitawan o wala, basta sinabi niya, basta't may nabanggit siyang buwan ng March. Alright? Ngayon, ang mga kasamahan ko na delegado doon ay in-interpret yun as March 15. Alright?
Pero ako personally, I'm willing to give that benefit of the doubt that the president will fulfill this promise, because he repeatedly have said first last February 27, 2016, the first meeting, unang salubong niya kaagad, I will not renege from my promise to stop contractualization. In fact, language niya is, ayoko ng agency na yan. Yun ang language niya, galing sa kanya. Kahit mga security guards nga na hindi namin kinukontemplate na sakupin because we had been used to it. Security guards, manpower agencies, di ba? We had been used to it na mga outsourced yan. Pero siya mismo nagsabi, kawawa ang mga ito eh. Siya mismo, nandun si Usec Maglunsod. And that itong binanggit ni Usec Maglunsod na executive order drafted by the workers group. For the first time, nagsama ang KMU, FFW, TUCP, and other groups. Hindi pa nangyari yan in the last 30 years since I joined the labor movement. Ngayon pa lang, nakaisa dito sa issue na ito. That document, yung draft EO na binigay kay Presidente, the way I understand it, because I was there, that was a product nung haggling between all the labor groups represented there, plus Usec Bibot Bello, he was there. Director Secretary Bello. Yes, and even Usec Maglunsod was there. So in short, that document is a product, hindi lang ng labor group. Kaya binanggit niya kanina, I'm very grateful, na in-acknowledge niya sa tulong ng Department of Labor, na craft yung EO sa tulong ng Department of Labor and Employment. That's why I'm very confident na yung draft na yun, pipirma ni Presidente. Uh-huh. Unfortunately, when it underwent review ng legal team ni Presidente, there is that portion there, yung defining the relationship, yung security of tenure, as referring to direct hiring relationship between the principal employer and the employee. Na sinasabi nila, walang legal basis. So kung walang legal basis, in-endorse kaya ni Secretary Bello? Well, since yun lang, wala kaming, yun din ang isa sa mga misgiving namin during that meeting, dahil wala kaming narinig na express endorsement from Secretary Bello. Perhaps, he was already forewarned na yung portion na yun, part siya nang naghagal doon sa dokumento na yun. Baka, na-forewarn na siya na that portion has no legal basis. So, sa ngayon, yun in fact ang dahilan bakit hindi pa napirmahan ni Presidente. Right? So may mga ongoing efforts sila. Secretary Bello is reaching out to the group na tanggalin yung portion na yun na walang legal basis and the rest, okay na. Pero ako kasamang Melo, with or without the same, hindi ko ma-imagine, workers has been so much to the extent saan ka makikita. Andun pa rin eh. Hindi pa rin mai-end. Even on the draft, EO, drafted by the workers group, nandun pa rin sa second paragraph niya, the Secretary of Labor may, upon consultation with the National Tripartite Industrial Peace Council, determine functions that may be contracted out. So in short, nandun pa rin. So you see, that's why I cannot imagine bakit hindi mapipirman yun. Because if you have trust, may tiwala ka sa Secretary of Labor mo, di ba? Anytime, pag-issue mo niyan, 1 week after, issue ka ng department order, the following functions are contracted out. Pwedeng pwede. Okay. So, I cannot imagine bakit hindi napirma hanggang sa ngayon. Okay. So, I'm very optimistic. The language, the EO as crafted by the labor group. I'm confident mapipirman yun. Mapipirman. Ako medyo kwan ako, that's why I said, I am willing to give that benefit of the doubt. Like, kung ina-analisa nila yun, President, in effect, will be fulfilling his promise. Okay. Anyway, yung benefit of the doubt is not subject to train. Kaya okay lang yan. Yes, Gajowel. Mel, ganito. Kaya nagpupursige din kami, no, doon sa Department of Labor and Employment na matuloy na sana yung dialogue na mapipirmahan na yung executive order. Kung mayroong mga adjustment doon, let it be. Ang importante, matuloy. Kaya at least may positive ngayon na bago maghuliwik, nagpromisa na ang presidente na i-ano niya yung mga labor groups, no? So, anyway, ganito naman ang kalakaran natin dyan, Mel, na in kaso kung ma-permiss na yung pizza, itatawagan naman namin yung mga representatives ng mga manggagawa para at least makonsulta din sila and then mahanda din sila sa next na pakipag-usap kay Presidente. Maganda to. Maganda ito. Pero hindi ko rin ma-imagine yung pagdating sa security guards, dahil whether you like it or not, there are certain requirements in the Philippine National Police
dun sa Civil Security Command, no? Nung pagkakaalam ko, may requirements for one to have a security agency, for one to have that privilege to employ security guards. Dahil kung yan eh, pagkakatiwala mo sa kumpanya, mas delikado. Coming from the labor group, don't you think it will create more trouble kung, let's say, isang malaking department store, sarili niya yung security guard? Alam mo, nung panahon, inabutan ko pa rin, siguro hindi pa naman ako magganong kakatandaan na Usec. There were times na yung mga kumpanya directly nag-hire ng kanilang security guards. Eh. They are direct employees of... ito lang ngayon naging uso. Pero ganun pa man. Whether the security guards are directly hired or hired through manpower agencies or through the security agencies, sa akin na kasamang Melo, hindi sana malaking issue yun eh. So long as there exists employer-employee relationship between this type of workers and the principal employer. What I'm trying to say, kasamang Milo, is that at the end of the day, hindi mo pwedeng sabihin na sa isang impresa, sa isang establishment, sa isang pagawaan, isang establishment, there are group of workers who are considered as employees of the principal, while others are not. Sa ngayon, side by side, manufacturing firms, manufacturing companies, machine operators, katabi mo, ibang employer. Ito, regular worker. Kabila, ibang agency supplied worker. Hindi mo ma-imagine. Now, itong regular workers who happens, for instance, organisado sila. In short, unionized. They are receiving benefits higher than the same employees performing the same function. So, sila lang bang anak ng Diyos? Ang punto kasi dito, kasamang Milo, at the end of the day, pwede ba na lahat yan ay makonsider as workers ng principal? Dapat sana eh. Dapat eh. Why? They are all working for the interest, for the business. And they can be treated as, itong manpower agencies, itong mga sinasabi na service providers, contractors, subcontractors, as agent of the principals. Nangyayari ba ito ngayon? Yes! Look at the manpower, itong mga mining agencies natin, seafarers. Eh lahat yan, dami-dami natin mga mining agencies sa Pilipinas ngayon. We are supplying 1/4 of all seafarers so worldwide. Eh lahat yan, supplied ng mga manpower agencies, these workers are employees of the principal, solidary liable ang manpower agencies. They are not just employees of the manpower agencies. So in short, itong manpower agencies, anong pinagkaiba nito sa mga agencies dito sa atin, manpower supplying agencies? Wala. Now, gaano ka importante yon? Importante because like in the maritime industry, the manpower agencies, itong mga kuno yan, mining agencies, and the principals, they are bound by the collective bargaining agreement. Mm-hmm. You see? Yun ang pinaka-importante sa lahat at the end of the day. Hindi lang yung issue ng security of tenure because once they are covered by collective bargaining agreement, everything, hindi mo na kailangan ng batas masyado kasamang Milo so long as they are able to effectively organize, exercise the right to self-organization. Saan ako nagagaling? Tingnan mo ang Section 3, Article 13 ng Constitution natin. Maliwanag di maliwanag. The state guarantees the right of the workers to security of tenure. Of course. Self-organization. Yes. Collective bargaining. Right to concerted action in accordance with law. And more importantly, sa dulo niya na hindi nakaligtaan ng karamihan. Just share in the fruits of labor. Kaya yan may isa sa maganda sa Constitution natin. Wala ka marinig halos niyan sa lahat ng diskusyon. Pero papalta na nga eh. Well, hopefully. So, pero iritain itong gesture in the fruits of labor kasamang Milo, you know what? Ito ang aspeto na hindi pa naisakatuparan at hindi pa natin nalasap ng gusto eh. And how can there be sharing in the fruits of labor kung hindi ka empleyado ng principal whom you are working with? Now, I mean, ito ang principal, ito yung trilateral relationship na explain kanina ni Usec Maglunsod, ito yung principal, ito yung agency. Ako, empleyado. Sa ngayon, may kontrata ako rito. Employment contract sila, meron silang service agreement. Sabi nila, regular kayo dito, kaya wala ng Endo. Yun ang sabi nila, ha? Okay. Posible, regular ako rito. Pero once terminate ni principal yung service agreement niya dito, for whatever reason, including
pag nag-unionized kami, sigurado ako, puputulin ni principal yung agreement niya rito. Okay. Saan na yung oportunidad na magkaroon ng just sharing in the fruits of labor? Because that can only be realized kung may collective bargaining agreement at with the prince, kasama ang principal. Okay. Ka-Joel. Ganito kasi, Sir Miloy. Kaya kung natatandaan natin, kahit ako personally, nung isa, dahil ang advocacy ng presidente is to regularize all workers. No? Ngayon, ang isang taktika dito, kailangan mawala natin yung usapin ng contractualization. Kaya isa yung ano niya eh. Gustong mawawala. Para yung mga karapatan ng ating mga manggawa under ng Article 13, Section 3, as explained by Attorney Milo, magarantiya yon. Magarantiya yon. Kasi alam niyo sa ngayon kasi, no? Ano eh, halos wala na eh. Wala nang mga security of tenure. Paano mong karoon ng security of tenure na contractual yung mga manggawa mo? Paano magka-collective bargaining kung hindi sila authorized magbuo ng union nila dahil hindi sila mga regular? Kaya, noong 2016 na mail, kung gusto, gusto ko lang isi-share sa iyo, yung ilang mga ano namin, mga activities na nagkaroon kami ng consultation para mapalitan yung Department Order 18-A o ganun, papuntang 174, sabi nga ng ano doon, one of the commissioner, no? Hindi ko lang banggitin kung saan na ano siya, ng NLRC, sabi niya, ang isang objectives, bakit nagkaroon ng massive contractualization is to kill unionism in the Philippines. No? Ganun yun eh. So, which is, ano yun, papaano na yun? That's unconstitutional. That is in violation ng Article 13, Section 3. Kaya, yan ang pinaghawakan, no? Namin, doon sa Department of Labor and Employment. Now, ang problema ngayon, sinisircumvent nila yung mga batas. Puera de los buenos, ha? Ganun yung mga ano natin eh. Oh. But anyway, ang kasi yan man din ang principal namin na trabaho sa totoo lang mail, sa labor relation. Kaya, gera palagi araw-araw yung ano namin dito, hinaharap. Kung tatandaan ni noong, ano ba yun? March 15, nagkaroon ng nationwide protest yung mga manggawa dahil usapin pa rin ang contractualization. Kasi hindi pa natapos eh. Okay. No, hindi pa natapos. So anyway, tuloy-tuloy lang kami. Ang ano naman namin dito ngayon is kung ano yung mandate namin, inspection, assessment, kahit kulang kami ng tao, hinahinay kami, nagdadagdag ng tao. Kaya medyo at least ngayon, salamat kami sa DBM na dinagdagan kami ng additional LLCOs para tutulong din sa amin. Pero ang Department of ano, yung mga manggagawa, inauthorize din natin through voluntary ano nila. Nag-volunteer sila tutulong doon sa mga inspection okay. Assistant natin. Pero Usec, I'll have to ask you a very personal question. Yes. Nagmula kayo sa labor movement. Yes, yes. Uh-huh. Hindi po ba kayo nahihirapan sa trabaho nyo ngayon na kayo bahagi ng gobyerno, ng executive? Hindi. Talagang mahirap. Parang bibingka ka. No? Yung nga iniisip ko eh, dahil baka mamaya pag nagkaroon. Pero ang importante kasi dito, dahil ako nagpapasalamat ako na may background ako na gano'n kasi napupulsuhan ko ano yung mga sentimento ng ating mga manggawa. Doon yung nilalaban natin doon sa ano sa loob ng departamento na dapat ito yung gagawin natin. Alimbawa yung 174. No? 174 is kailangan yung i-ano mo lang doon, yung bawal ang pag-ano doon sa mga directly related na mga ano. Sa main business operations, sino ang nagpupursige doon? No? No? Kasi kung ano na, medyo, yun nga, medyo mail na, talagang ito yung situation. Pero bilang nandoon ka sa gobyerno, you have to stand kung saan yung tama. We'd like to open the floor to our friends from the media, especially from the labor beat who are here with us today. Pero, granted, for the sake of argument, matatapos yung contractualization scheme. Don't you think this will be a bit negative to the business climate, considering that foreign direct investments would like to have lower labor costs? That's why Cambodia and Myanmar are getting the bulk these days. Mula po sa inyo, attorney. Alam mo, hindi to usapin ng cost kasamang Miloy. Would you believe na in fact mas magastos yung pag-hire ng workers through service providers? Why?
all these workers has to be paid, have to be paid the labor standard benefits. In short, minimum wage, mandatory 13-month pay, etc., and others, or labor standard benefits. But on top of that, the principal has to pay the service provider, what we call administration fee, na 10% of the total cost. So you see, that means additional cost. Bakit they are willing to pay that? Ako, I'm very grateful. At yung yung mensahe kanina galing kay Usec Maglunsod, tingin ko talagang now he is talking as Usec Maglunsod. Na talagang ang intention is just to discourage, if not, eradicate unionism. Alam mo, kaya ko nabanggit, hindi usapin ang cost ito. Dahil kung sa cost, mas magastos sa part na. So sa mga investors, titingnan ito as more costly sa part nila. Hindi, baliktad eh. Kasi on top of the, as I said, on top of the mandatory benefits that they have to provide to the workers, they have to give to pay administration fee dito sa mga manpower agencies na hindi na kinakailangan supposedly. So in short, mas mura mag-maintain, mag-hire directly ng tao kasi hindi mo na kailangan magbayad pa ng additional cost. Okay. Ang ano kasi doon, dagdagan ko lang yun ang sinasabi. Simple lang ang ganito ang ano, Mel, eh. Sinasabi natin palagi sa mga forum na kung ikaw negosyante ka, magtatayo ka ng negosyo mo, alam mo kung kailangan, ano yung, ilan ang manggagawa ang kailangan mo. Di ba? Halimbawa, 100. Ngayon ang ano doon, bakit kukuha ka pa ng middleman doon o yung mga kabo, kukuha ka pa. No? Ganun yun eh. So, direkta mo nang hawakan yung mga manggawa. Dahil maliban doon sa gastos, at saka ako, hindi ako maniniwala. Kahit may mga foreign investors dito, dapat they have to comply kung ano yung minimum requirements sa batas ng paggawa dito. No? Kailangan irespeto nila. Hindi pwedeng isasakripisyo nila yung mga manggagawa natin dahil mas mura yung paggawa natin. Kulang na nga yung sahod ng ating mga manggawa. Halos wala silang benepisyo. So, hindi pwedeng ganun. So, please, respect lang kung ano yung constitutional provision ng ating mga manggawa. Yan, insakto, magkatulungan tayo doon. Okay, napakagandang pag-usapan talaga nito. Kaya lang, katulad niyan, anong trato ng Department of Labor doon sa call center employees, yan, BPOs? Mel, alam mo, sa ganito, this year, 2018, mayroon kaming targets, no? To regularize workers close to 300,000. Isa sa mga priority namin, no? Kung sa service sector, itong mga BPOs natin, call centers. So, plus mga banks for that matter. Kaya, mayroong ongoing ngayon ng mga consultations ng mga BPO workers sa ibang mga regions na sponsored ng ibang mga non-government organization, tumutulong kami. Dahil by April, magkaroon ng summit ng mga BPOs. Kasi sa totoo lang, marami nang nagko-complain sa amin na mga manggawa ng BPOs na talagang hindi nasusunod yung mga kontrata nila, yung mga nagtatrabaho sila na sobra sa oras, lang ganun. At ibig sabihin, wala silang yung sinasabing mga iba pang mga standards ng ating paggawa. Kaya, ano ngayon? Umpisahan namin yan. Next month, possibly magkaroon kami ng isa sa mga i-assess namin o inspection ng mga BPO centers natin dito sa bansa. Eh, hindi ka nga basta-basta makakapasok sa BPOs eh. Hindi ka basta-basta makakapasok. Yes, dahil yung mga BPOs kasi, ang ano kasi doon, may mandate sila doon sa PISA. Pero ang ano yun eh, ang pina-inspect natin doon, yung General Labor Standards, Occupational Health and Safety Standards, yan ang isa sa mga ano natin eh. Nagkaroon na tayo ng order ang Department of Labor and Employment na sa usapin ng inspection or assessment ng General Labor Standards, Occupational Health and Safety Standards, kahit mga PISA locator ito, may obligasyon principal ang ano doon, ang Department of Labor and But Employment. But will it not contradict the provisions that created PESA? Hindi naman. Dahil ang ano kasi doon, nagkaroon kasi ng memorandum agreement between Secretary Patricia noong 2006 yata, and then noong ni Secretary Baldos noong June 2016, na ito yung naging issue ng mga misinterpretation. So, winala ni Secretary Bello yon. Kasi binigyan lang ng delegation yung PISA doon, yung authority doon sa inspection,
sa mga general labor standards, occupational safety standards. So ngayon, wala na yun. So ngayon, ang kailangan na lang, yung coordination, kung mayroon mga inspection, i-coordinate na yan sa PISA para makatulong din sila doon sa compliance. Got anything to say, Attorney? Yes, maraming salamat kasamang Milo. Doon lang kanina, doon sa tanong mo na itong pag-prohibit sa mga service providers, so itong mga contractor, subcontractor, baka ma-discourage, mayroon siya discouraging effect doon sa mga investors natin. You know what? What invite investors kasamang Milo? Ito, matagal nang pinag-aralan din. Is the availability ng mga manggagawa that are skilled. You see? Cost, definitely one of the factors, pero ang malaking factor bakit ang isang namumuhunan o isang negosyante ay mag-i-invest sa isang bansa dahil sa availability ng mga manggagawa. Look, kahit na sa ating mga seafarers, our seafarers, one of the highly paid seafarers in the whole world. Mababa ba ang rate ng China, Nepal, India, others? Pero yet kumukuha ng Pinoy dahil kakaiba ang working attitude at skills ng mga Filipino seafarers natin. So in short, cost is not the main or driving factor, but the availability of skilled I will have to ask you this, gentlemen. This may be out of Endo, no? But from what I heard, dun sa build ni Pangulong Duterte, there will be foreign workers, not limited to experts like engineers. Chances are there will be workers from China who will work in the Philippines. Anong tingin ng Department of Labor? Anong tingin ng grupo ninyo sa sektor ng paggawa? Right. Kasamang Melo, meron tayong existing regulation on that. Hindi basta-basta ang sino mang foreign workers ay basta lang mapasok sa Pilipinas at makapagtrabaho. Unless na-amindahan ngayon yung existing regulation. But given the regulations that we have, an employer here in the Philippines can only employ foreign workers if there is no willing and capable Filipino worker. You see, anyway, si Usec Maglunsod, tingin ko ang nasa proper position to explain that. Pero for sure, there is that regulation at hindi pwedeng basta lang, oh ito, magko-construct kami, gusto namin, lahat puro Chinese. Dahil naririnig namin yan. Naririnig namin may isang posibilidad. At in fact, nabanggit ni Presidente, pero hindi ko masyadong naunawaan yun eh. Tungkol din dito sa may connection with this contractualization because mukhang kasama, well, chismis na ito, wala itong basis, pero mukhang kasama sa package na yun lang ang interesting dito eh. Unless mangyayari yung kasamang Melo, kung mababago yung regulation. But the existing law as it is now, no Filipino employer, no employer, in short, there is no distinction, no employer in the Philippines can employ foreign workers unless there is no available and okay, qualified and available Filipino worker. Very good. Yes, please. Walang una, Mel, sa Pilipinas ngayon, maraming mga manggagawa ang walang trabaho. Kulang ng trabaho. And then, may mga manggagawa, lalo na mga OFW natin, na biktima ngayon ng ban natin sa Kuwait. No? So, mga skilled ito. So ang isa sa purpose natin, bakit nagkaroon tayo ito yung ano natin, infrastructure, massive infrastructure expansion natin, is to generate jobs. Iyon lang isa sa mga plano natin. Kaya ang noong isang linggo, nagkaroon ng consultation kami with one of the construction industry dito sa malaki ha, na mayroon silang available na kailangan mga 16,000 manggagawa, mga skilled manggagawa. So dapat ang i-prioritize natin na mga manggagawa, mga Pilipino. Bakit kailangan pa tayo kukuha ng mga manggawa doon sa ibang bansa? No? No? So kailangan ipapatupad natin kung ano may yung regulation natin, ano yung batas, ipapatupad natin. So yun ang isa sa mga bamantayan namin sa Department of Labor and Employment. Napakaganda nito eh. Attorney, can the existing law be amended by an executive order or executive fiat by the President citing exigency of such an executive order to push the build? Right. We have to understand, in a government system like ours, meron tayong tatlong departamento. Right? The legislative, na pumapasa ng batas,
the executive who implements the batas and the judiciary who interprets the batas. So, for sure, yung pag-amienda ay hindi papel ng executive. So, for sure, an executive order, just like in the issue of contractualization, the president really cannot amend existing law. The president cannot amend existing labor code. So that's why doon lang siya makapaglaro sa framework ng labor code. Gustuhin niya man. Kaya nga ako, personally kasamang Milo, minsan nami-misinterpret tayo. Pero kaya lang, because of our little knowledge sa batas, at yun ang pinag-aralan natin, naintindihan natin ano yung tinatawag na limitations, right, ng power ng presidente. So pwede siya maglaro doon. Pwede niya paglaruan yun, hanggang doon lang. Pero hindi niya pwedeng baguhin at hindi niya pwedeng i-override yung existing provision ng batas. Kasamang ang ano kasi doon, Mel, bakit kailangan mo pa yung batas na mayroon namang batas? Di ba? Halimbawa, yung sinasabi nga natin yung security of tenure. Di ba? Yung right to self-organization. Nandun ba? Article 13, Section 3. Yan dapat ang iimposar natin. In tuto. No? Religiously, ano natin, ipapatupad. Plus other, mga regulations. Kasi kung ito lang ang itutupad, at least medyo makaginawa yung mga magagawa natin at mga mamayan. Okay. This may also be out of Endo, but are you convinced that there is this environment for job creation in the Philippines? Because I've heard the president say, kaya meron akong relentless campaign against drugs, ayokong mapahamak yung mga anak ng OFW na mahulog sa droga at maging addict o maging biktima ng mga addict. Pero hindi ko narinig ang presidente na nagsabi na merong mga ganitong bilang ng trabaho na nadagdag. Dahilan sa ang report ng PSA at quoted ng Ibon, nabawasan pa yung mga manggagawa last year. Balik ko lang kasamang Milo. Totoo yun. Totoo yun yung observation na yun. However, as of this time, pindutin mo lang yung www.philjobnet. Hundreds of thousands ang available na jobs. Ang problema, hindi nagmamatch yung skills ng mga tao natin. Now, that's why ako, I'm very appreciative noong panahon, simula panahon ni Gloria, ni President Jimmy. I was there noong tinaasan yung budget from 200 million lang na naging 1 billion yan. Saan to? Sa TESDA? Ito sa TESDA. Oh, naging senador nga yung dating Director General. Ay, hindi siya senador noon. Noong panahon pa ni Gloria, wala pa siya. Pero I mean, it was because of our talks with Gloria na nakita ni Gloria yung kahalagahan ng Training for Work program. In short, workers has to be trained. Dapat may skill ka. Pag wala kang skill, wala kang lugar sa ngayon. Sino mag-hire sa'yo? Hindi naman pwedeng lahat. General utility. You see? Now, that's why nang itinaas yung budget, doon lang nagsimula yung napakaraming scholarship vouchers for skills training ng TESDA. I really appreciated that move. Panahon ni Gloria yon. Alright. Nitong mga huling panahon, tingnan mo, sa PhilJobNet, as I said, at any given time, more than 100,000 available jobs. Ang problema nga, walang qualified or walang yes o yung skills ng ating mga trabahante, ng ating mga manggagawa, hindi nagmamatch doon sa needed ng mga function. Yun ang medyo problema natin. Malaking problema yan. Ano pong tingin ninyo dyan? Coming from the Department of Labor. Well, noong usapin kasi ng may survey kasi yung PSA noong mga nakaraang linggo na tumaas yung employment rate natin from 16 to 18%. No? And then yung underemployment, medyo bumaba siya. No? Dahil yun, no, may mga factors doon. Pero ano din yun, isa sa mga ano din doon, Mel, yung tumaas yung rate ng unemployment, which is tama yun. Dahil unang-una, kung may mga employment man natin na sa ngayon, talagang sa tingin ko, no, parang mga temporary in nature ito. Temporary in nature. Hindi siya ano eh. Kasi, ang ano kasi dito eh, ang dapat tingnan ng gobyerno na kailangan pa ano natin is comprehensive o strategic yung approach. No? Una is kailangan na makabuo tayo ng industries dito. Manufacturing, no? Kasi yung ano eh. And then yung kailangan, istabilisado yung agricultural sectors natin. Dahil isa sa mga medyo naapektuhan ngayon yung sa pagtaas ng unemployment, itong agricultural sectors natin. So, mientras tanto na hindi ito maayos, no? Ito maayos, talagang ano?
talagang magbalik-balik yung situation natin. Nang paminsan-minsan, tataas yung employment rate, pababa may yung employment rate, o bien ba, ganun, ups and downs. No? Mm-hmm. And then, kaya gusto ko rin ibalik itong ano, yung mga advocacy din ng presidente. Na ang sabi niya, na bakit hindi natin magpo-process yung mga raw materials natin dito, like mining. Kasi ang nangyari ngayon, yung mga minahan natin, hinahakot yung mga raw materials natin doon sa ibang bansa. No? And then ibabalik dito in forms ng mataas na yung presyo. So, we might as well magtatayo tayo ng sariling industries dito para yan ang sigurado o makagarantiya na magtuloy-tuloy yung paglago ng ekonomiya natin, yung sinasabi nating inclusive growth, hindi lang tulad ngayon na eksklusibo yung paglago ng ekonomiya dahil ang nakabenepisyo yung mga ilang porsyento malang ng ating mga mamayan. From what I heard, yung pagkakaroon ng processing plant sa mina sa Pilipinas is next to impossible because it has a minimum requirement of $2 billion. Meron kang processing plant ngayon pero walang gasinong produksyon. Isang problema mo dyan, nung minsan nagkaroon ng forum on extractive industries, no? Eh, ang bubuwisan mo, yung mga lihiti mong minahan, pero yung small scale, na mas malaki ang production, na hindi mo nga alam kung saan napupunta, eh, is cut-free. Dahilan sa yung small scale, pag-aari ng politiko, kung hindi, ng mga uniformado. Ayun, isang problema, but we will talk about it later. Baka may tanong yung ating mga kapatid sa media, would you... Yes, please, pakilapit lang po sa mikropono. Sige na, for the record, sige na. Oh, yan. Yes, ma'am. Yung second po about Endo, about dun sa ano po, sunog sa Manila Pavilion, ano po yung plan ng DOLE? May plan po ba to investigate kung compliant sa occupational safety? Yes, ma'am. Unang-una, di kahapon, nalaman namin na sunog. So, immediately naman, ganito naman ang ginagawa ng Department of Labor and Employment. Immediately, padalak agad tayo ng mga QRT, Quick Reaction Team, para ma-assist natin yung buong situation. Pero ang siyempre ang ano natin doon usually nga ang ginagawa natin yung mga manggawa, ano yung sitwasyon ng mga manggawa at saka ano yung pwedeng ma-intervene natin. Pero yung aapula ng kalayo doon, siyempre papel lang Bureau of Fire, ano. So ngayon kaya pagbalik ko tingnan ko kung ano na yung updates doon, reports para kung kailangan mag-imbestiga kami, no? Kasi isa sa mga nabanggit, hindi daw nagpa-function yung sprinkler. So isa yun sa ano eh, kasi mga related yan sa occupational health and safety standards, which is required yan eh. Requirements yan sa lahat ng mga business establishments. So isa yun. Pero meantime, ang ngayon, lahat ng mga, halimbawa, kung may mga biktima doon, magkaroon kami ng mga immediately ng mga tulong, no? Tulad na ginagawa namin sa mga nakaraang mga, lalo na doon sa Davao, no? So mayroon tayong in-extend ng mga emergency employment program doon sa mga victims and then yung families nila and then yung mga livelihood para doon sa mga madi-dislocate na mga manggagawa natin, no? So ganun yung gagawin natin. Sige lang ma'am, wait let you know kung how far na ang ano para ano naman ma-inform din namin yung public. Follow up. Okay, speaking of Davao, anong progress nun Davao, yung nasunog na mall? Oh yes. Siyempre, nagkaroon kami ng investigation doon, Mel. And then, tapos na yung investigation namin. And then, ang isa sa mga yung immediate na ano namin doon, yung tinutulungan ng mga manggawa natin. Nagkaroon kami ng level program, emergency employment program sa mga manggawa. Lahat ng mga manggawa kasi ang mga manggawa doon na umabot ng 2,900 plus eh. No? So ganun yung ano natin. And then siguro ang ano ngayon mukhang murag i-rehab na nila yung ano eh, magtatayo ng mga bagong ano na yung NCCC mall doon. Okay. Thank you very much. Yung occupational safety and health standards na mo-monitor po ninyo talaga yan? Yes. Okay. Mabuti naman kung may assurance tayong ganun. Yes, please. Ang tanong ko po in relation to the local na Department of Labor and Employment vis-a-vis agreements sa ASEAN nung nakaraan.
kasi may mga commitments sa ating business sector as a part of the support ng ASEAN planning community. Ano po ang papel ngayon? What's the take of the DOLE as far as renegotiations with the treaties sa ASEAN as far as labor is concerned? Ano ba yung, hindi ko masyado kabisado ma'am, no? Yung ano ba yung particular na... May mga portions doon na kung mag-hire ang bawat ASEAN countries of different foreign workers, mm-hmm. and let's say the Philippines will also hire laborers. May mga agreements po na na-form. Mm-hmm. Ano ho ngayon ang status doon as far as labor is concerned? Ay, so far, wala pa akong updates doon ma'am. I-ano ko lang ha? Mag-ano din ako, magtatanong-tanong pa ako doon sa mga ibang mga cluster natin. So far sa ngayon, okay. Yes, please. Kay Usec Maglunsod. Sir, I'm Ronnie from DCRJ. Mayroon kayong ginawang jobs fair ni Secretary Bilyo regarding jobs fair para sa mga Pilipino na nagtatrabaho po doon sa iba yung dagat. More especially in Middle East na hinihikayat ang ating mga Pilipino workers doon sa abroad na bumalik sa Pilipinas para magtrabaho. Pero we received some negative result. Nasabi nga ng mga Filipino workers doon na bakit pa sila babalik sa Pilipinas para magtrabaho bilang construction worker na hindi naman kayang ibigay yung sinasahod nila doon sa abroad kaysa dito sa Pilipinas. Ano ang reaction doon sa Department of Labor? Tama talaga yun. Dahil unang-una, ang isa sa mga circumstances, bakit pumunta yung mga skilled workers natin doon sa abroad? Dahil medyo mataas-taas yung mga wages and benefits na compared dito sa Pilipinas. No? So, kaya ang isa nga sa ano ko doon, recommendation doon, na dapat i-evaluate natin itong, lalo na sa construction industry, yung mga skilled kasi ito eh, na dapat mas sobra siya kaunti. Mayroon bang standard siya na hindi doon sa karaniwan? Halimbawa, kung ang minimum natin sa Metro Manila is 512 yata, dapat, ang mungkahi ko nga doon, dapat yung mga skilled workers natin, no, 700 dapat ang minimum nila. And then mayroon pa silang gratis di amore pagkatapos ng projects. Mga bonuses ba o ano ba? No? Kasi, bali din yung rason ng ating mga construction workers, mga skilled, na ang nakabenepisyo lang dito sa construction industry, no? Puera de los Buenos, yung mga contractor. Di ba? Contractor, sa totoo lang, yun nag-ano din ako, kasi totoo naman yun eh. So, kaya dapat i-ano natin, dapat ako ay would propose na magkaroon ng standard doon. Now ngayon, going back doon sa sinasabing nagkaroon ng job fair, so, yan talaga ang isa sa mga ginagawa ng DOLE. Kasi ano na yun eh, parang normal na ano niya yun, para maano natin, ma-reintegrate natin yung mga OFW na pagbalik nito wala nang trabaho. Oo. Okay. Sa pang-follow-up, no? Kamakailan lang, I think that was last week ago, meron ding pinalabas na press release ang Department of Labor, yung trabaho-negosyo. Yes. Sir, regarding trabaho-negosyo para sa ating mga overseas Filipino workers, ang tanong kasi dito eh, ano yung trabaho na nakahanda para sa ating mga overseas Filipino workers at ano po yung negosyo na ibinibigay po ng ating Department of Labor doon sa ating mga OFW kung yung ba ay sustainable na negosyo para sa ating mga manggagawang Pilipino para hindi na ho mag-abroad? Well, ang tama yun, no? Trabaho, negosyo, kabuhayan. Ito naman yung buong concept at saka yung concept na yan. Closely coordinated yan ng DOLE at saka DTI. Ganon yung tulong-tulong eh. Ngayon, ang doon sa negosyo, ang ginagawa namin, nag-extend kami ng livelihood program sa mga OFW natin. So, ang requirements lang doon, kailangan, bubuo sila ng grupo nila or association, no? And then, pagkatapos doon, i-profile natin sa DOLE kung ano yung livelihood na gusto nila. Sila ang kung anong klaseng livelihood o negosyo. Ano? Anong lang negosyo? And then, tutulungan sila.
ng Department of Labor and Employment. Okay, thank you. Yes, please. Good morning, sir. I'm Tony Morinaga from the Daily Manila Shimbun. Sorry if you already discussed there. Usec, I'd like to ask you why the President Duterte refused to sign the executive order to end their endo? Refused to sign the executive order. Hindi na refuse. Wala pa, hindi pa natapos. Kaya i-entayin pa namin yung this month. I-continue pa namin. Ang ano kasi niya nung February 7 sir, is... Sir, if it's okay, could you speak in English? Hindi ko masyado kabisado yung English eh. Oo, so basta ang ano doon, sabi niya nung February 7, kung question ng executive order, give us little time. Give us a little time. Give us a little President time. President Duterte said in last February 7. Okay. So mas maka-express ko ng Tagalog eh. So sabi niya, bigyan mo ako ng kunting panahon. And then we'll discuss later. Mga mid-March. Okay. Would you care to react to that? Kasamang Melo, as I mentioned earlier, when we met the President last February 7, indeed, I've heard the President clearly the word month of March, right? Whether the March 15 deadline, the definitive date of March 15, I also wonder where it came from. Uh-huh. But as I said, I'm willing to give the benefit of the doubt to the President, so long as this month of March has not yet passed. Attorney, I'm confident it will be signed. Was he clear enough as to what year? Again, I haven't heard of any definitive year. But my understanding is March 2018. Yeah. Ang ano naman natin eh, malinaw naman yung in-update sa amin ni Secretary. Kasi tinanong ko siya kasi paminsan-minsan kasi from time to time, nag-inquire sa akin yung mga manggawa kung kailan matuloy. So sabi ni Secretary na bago mag-Holy Week. So bago nag-commit before si Holy Presidente Week. Na he will have a dialogue with the workers regarding the step order before Holy Week. So ang before Holy Week starting today, March 19 up to, I think, Saturday. Friday. Saturday. 26. Yeah. Next week is already Holy Week. Yes. Kasi Monday is 26 na. Yeah, and that's Holy Monday. Pwede pa rin aabanti siya kaunti, 26 to 27. That's Holy Tuesday na. Oo, pero may trabaho pa naman. Okay. Kung ako lang, berisanto kung magpirmahan, okay. Okay. Just follow-up question. Yes, please. Atty, how do you think the effectiveness of the drafted executive order to end the contractualization? You know what? As I mentioned, until now, I can fairly remember well the entire provision of that draft executive order, the section 2 of which provides, and as I said, not just to myself, there is something there, a victory on the part of the workers when supported by the Department of Labor and Employment, the draft order that was handed over to the President, it states prohibition against contracting or subcontracting, period, right? Mm-hmm. Contracting or subcontracting when undertaken to circumvent the rights of the workers to to security of tenure, self-organization, collective bargaining, concerted actions is hereby strictly prohibited, period, right? But there is that portion there that was objected to by Malacanang, which states security of tenure refers to the relationship, direct hiring relationship between the principal employer and the employee. You see, that is the only portion there that was objected to by Malacanang. All right. The second paragraph of it states, as I said, that's why I'm optimistic that it will be signed, because after all, there is still that window. It will not end contractualization, in fact. The labor group who posed for it, including me, because we of course has to take cognizance of the existing labor code provision. The last paragraph now of that proposed executive order states the Secretary of Labor may, upon consultation with National Tripartite Industrial Peace Council, determine functions that may be contracted out. So you see, there is still contractualization, therefore, is not yet a what we call this, is not history. Uh-huh. But in fact, any time
That's why I'm very optimistic that it will, Libertilis be signed, because the Secretary of Labor, just 1 week after issuing EO, can even issue a department order, providing, for instance, department order 175. Okay. The following functions in the following industries will be allowed. That can be done because that is in the EO. So you see, that's why I'm optimistic. It will not put an end to contractualization. But, however, as I said in my opening statement earlier, it's a matter of political will. If the present administration will shift from regulation to prohibition, which is within the framework of the existing law, you see, within the framework, from regulation to prohibition, it can be done. Okay. Okay, thank you very much. Gusto kong iano ha, yung proposed na ano talaga, yung draft ng mga workers submitted ng mga manggagawa, no, at saka ito yung in-endorse ng Department of Labor and Employment noong February 7, ito, section 2, provision against contracting or subcontracting. Contracting or subcontracting when undertaken to circumvent workers' rights to security of tenure, self-organization and collective bargaining and peaceful concerted activities pursuant to the 1987 Philippine Constitution is hereby strictly prohibited. Security of tenure refers to direct hiring relationship between the principal employer and employee. The Secretary of Labor and Employment may, however, in consultation with National Tripartite Industrial Peace Council in the IPC under Article 290C of the Labor Code as amended by appropriate regulations, determine activities which may be contracted out. So ito yung fourth at final version ng mga manggawa na sinabmit kay Presidente doon sa okay. Malacanang noong February 7. At so, ito yung sinasabi ni Presidente na sige lang, kay protocol naman nila yung kay doon sa Malacanang bago pa pirma si Presidente, ibidaan man niya sa legal staff. So okay. Ito yung ano. So this yung could be a win-win thing? Yes, as far as workers is concerned. Ah, okay. You know, frankly, kasamang Milo, sa akin, may panalo din dyan, alam mo bakit? In fact, hindi mo magagamit ito in litigation. Hindi naabutin, masyadong matagal to. Para sa akin, importante mapirma ni Presidente bakit. This will give a strong message to the Senate where the security of tenure bill now is pending. Naipasa na sa lower house. Okay. Ang naipasa sa lower house, pabor-pabor sa mga manggagawa yun. Although, it doesn't 100% get away from contractualization. But the more important thing for me and for us, the labor group, is once this be signed by the president, it will give a strong message to the Senate that there should be prohibition against contracting or subcontracting because that is the language of the EO. Even if the Secretary of Labor can, you see, determine okay. By appropriate regulations, functions that may be contracted out. But the Secretary of Labor has first to make an issuance to determine once again which functions can be contracted out. So okay. In the meantime, the policy is no contracting or subcontracting. Now, win-win in the sense that if so determined by the Secretary of Labor, nobody can prevent him from issuing a department order allowing certain functions to be contracted out. But he must have to be guided by the very basic principle under the existing law to protect the rights of the workers. You see, the wording there is to protect the rights of the workers, not to protect the rights of the investors okay. or of the service providers. That's what we are trying to point out. But okay. I mean, to be balanced there, you see, where the labor's position from the very beginning is pwedeng mag-contract out provided it should be based on unanimous agreement. Recommendation by the National Tripartite Industrial Peace Council. You see, iba yung unanimous recommendation. Ako, I, for one, is a member of the National Tripartite Industrial Peace Council. If ako isa mag-object doon, hindi pwede. Na pwede. Kasi unanimous eh. Okay. You see, now, labor group has spent so much. Bakit? In consultation na lang eh. In consultation with NTIPC na lang. What is left is just mere consultation with NTIPC. The Secretary of Labor can already determine which functions can be contracted out, you see. All right. Consultation doesn't mean that you have to agree. You merely have to be consulted, whether it doesn't matter whether you agree or not. If the Secretary of Labor is so determined, that's it. That's it. Okay. That's why I said, you are right. It's a win-win. It's a win-win maybe. Maybe. But if abused, again, there is... Lose.
if abused, that's not impossible. Okay. And contracting out will still persist. All right. Much to our desire to have more questions, tatapusin na muna natin, kapatid, yung discussion ngayon. May susunod pa tayong discussion. It's about the barangay elections. We have the National Liga ng Mga Barangay and the DILG undersecretary with us. We hope the COMELEC will be able to send a representative. So, short messages, please. What to expect sa mga susunod na araw? Well, Mel, thank you. Salamat sa ano dito, invitation sa Tapatan natin. Hope na at least next Tapatan dito pa rin kami, imbitado pa rin kami. Ang ano ko lang sa mga manggawa, kung ano yung nakikita ninyo na mga efforts natin ngayon sa Department of Labor and Employment, so tuloy-tuloy lang kami. And then rest assured na kung ano yung mga mandates namin, pinapagpatuloy namin. And then kami, hindi kami umatras doon sa advocacy na to stop contractualization as mandated by the President of the Philippines. Okay. No? So, ganun yung ano natin. Thank you very much. Kasamang Melo sa final word. Ending contractualization, isa sa naging pangako ng Presidente because during the time at hanggang sa ngayon, very prevalent nga yung contracting out ng services. Meaning, kahit may trabaho ka, assuming kahit may trabaho ka, based on surveys, marami pa rin sa mga kababayan natin na may mga trabaho na kinoconsider as working poor. Hindi nakakagulat dyan na working poor ka. Why? If you only receive minimum wage, that is in Metro Manila, 512, in Region 10, 298, would that be enough para maitawid mo kung may pamilya ka? Definitely not. Kaya kahit may trabaho ka, you see, dami talaga kinukonsider ang working poor yung mga kababayan natin. Ngayon, kaya nangako ang presidente, tuldukan yan. Why? It has to be ended because the constitution is very clear. Hindi lang usapin ng security of tenure to ng 555. As I mentioned earlier, right to security of tenure, self-organization more importantly, collective bargaining, ultimately, at sinasabi ko, yung just share in the fruits of labor. Okay. That can only happen if there is no trilateral relationship. If there is such relationship of a kind, so long as there is employer-employee relationship between the principal and the employees or the workers, it will only be then that workers can meaningfully and effectively exercise the rights. All right. Having that right and being able to effectively exercise, it will be only then the time siguro will come that workers will improve in their living conditions and okay. Not working for as they are now. Okay. Thank you very much, Kasamang Melo, for the opportunity. I hope we will be again given another opportunity. You know, some other time. One thing is sure, whether in and out of the government, you will always be welcome to join us. Okay? So, magandang umaga po. Maraming salamat. Please stand by for the part 2. We will talk about another controversial issue, barangay affairs, barangay elections. Thank you very much.